Esmeralda. Well, latest updates na naman po tayo ngayon. Kina Richard Polkerson at siyempre main Paul. Ito mga Kaalda, ang isa sa rason at dahilan kung bakit nga po ba updated na updated po tayo. Gaya ngayon, ramdam na ramdam po yung mga kaganapan kay Richard Polkerson Jr. Ang pagpo-promote, ang talagang totally na kung saan pinipilit po niyang iangat ang kanyang teleserye na alam naman po natin na tatangkilikin naman ito ng mga netizen. Pero depende pa rin po kung maganda yung istorya. Hindi ko to pinopromote pero ramdam ko na makiklik to first week. Dahil yun naman po yung Pilipino eh. Hindi po ba mga Pilipino? Mahilig po talaga sila sa mga ganito, mga telenovela, Korean novela, di po ba? Ito kasi mga Kaaldab eh, malakas sa panimula. Wala naman po kasing mga teleserye na hindi nagiging trending, nagiging viral, at pinag-uusapan sa first opening. Pero sa kalagitnaan, eh nababatikos po, di po ba, nagkakaroon ng issue, maganda lang siya sa unang linggo, pangalawang linggo hindi na maganda, di po ba? Real talk to mga Kaalda, baka may mag-react na naman dyan, di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya po tayong reaksyon. Ako bilang True Blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated kayo, di po ba? Pagdating po kay Richard Polkerson Jr. Kaya nga po minsan nagtataka kayo, ikaw naman Mr. Destiny, puro kay Mengay lang yung update mo. Busy po kasi si Alden ngayon eh. Sobra. Kaya yung mga pinopost ko minsan behind the scene na lang po, tapos update. Hindi talaga ako sa kanya nakatuto kasi pagpo-promote po talaga yung mga binabato niya eh. Hindi po ba? Talagang totally para tuluyang iangat ang teleserye nila ni Bea. At ganun din naman po si Bea. Kung followers po kayo ni Bea na napadaan sa channel ko, eh kumbaga alam nyo yung sinasabi ko, di po ba? Well, punta naman tayo kay Mengay. Eto na naman po mga Kaaldab, dahil wala nga pong update ang mga Armin at Main Fanatics, pinapakalat na naman po nila na napakaganda nga po raw at timing nga po raw na magkaroon ng movie sina Main Polkerson at si Congressman Spotted. Dahil may lumabas po ngayong issue na sinabi nga po raw ni Congressman Spotted na babalik muna siya sa showbiz pansamantala. Kumbaga mga ilang buwan lang, 3 months lang po daw ata nababalik siya sa showbiz. Pagkatapos daw na noon ay balik na naman po raw siya sa pagiging representante ng District 1. Ito yung sinasabi. Akala naman po niya madali lang yung mga ganito. Common sense na lang po ah. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga gumagawa ng fake news. Kapag sumalang ka po kasi sa isang tulad po ng pagiging congressman, hindi ka masyado makakagawa ng pelikula. Totoo po yan. Konte. Well, balikan na po natin. Para lang po sa kaalaman ng lahat, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Although may sinabi siguro na babalik showbiz po, pero malabo eh. Marami na pong nagtangka na dating mga congressman din, pero hindi po sila nag-leak. Mas pumokus po talaga sila. Kung matatandaan nyo, sa Quezon City rin po, congressman si Alfred Vargas. Mas marami pang teleserye yun ah, na hindi niya rin po kinaya. Medyo tinignan niya rin po kung kakayanin niya, pero hindi eh. Kumbaga pumokus na lang po talaga siya sa pagiging congressman. At nakuha niya naman po o natapos niya yung tatlong termino bilang congressman. Hindi ko lang alam kung District 2
O District 5. Correct me if I'm wrong. Ah, District. O nga pala, kasi District 1 si Crisologo po dun eh. Sa District 2 o 5. Kasi alam ko sa ewan ko lang po sa 5 ba, kasi kundi si Belmonte si Castelo sa District 2 eh, pero correct me na lang if I'm wrong mga Kalda. District 2 o District 5 na congressman si Alfred Vargas. Pasensya na po kayo kung nababanggit ko yan. Kasi mga Kaldab, artista rin po yan, sikat na sikat. Pero pumokus po siya sa pagiging congressman. Ito yung sinasabi ko na malabo. Di po ba? Tapos sasabihin nila gagawa daw po ng pelikula. Pagsasamahin sila Mengay at Congressman Spotted. Naniniwala po ba kayo? Wala po kasi silang update kaya pinapainit to. Siyempre, magte-trending to dahil alam nyo naman po yung netizen eh, pagdating sa mga ganyan. Uy, si Congressman Spotted at si Mengay may pelikulang gagawin, etc. Puputok na po. Di po ba? Yun naman po kasi yung sa social media kapag may mga ganyan eh. Agad-agad, nagte-trending. Di po ba? Kapag ka Congressman Spotted at Mengay. Gaya nga po ng video na kumalat nasa Marina Bay, Singapore, tapos fake news pala. Kawawa tuloy yung nag-upload, puro pambabas ang inabot niya. Ang tipong akala niya, susuportahan siya, hindi naman po, di po ba? Ito yung sinasabi ko mga Kaldab, kaya ako, pag ako nagbigay ng update, gusto ko detalyado, gusto ko kompleto. Kahit na medyo matagalan tayo, di po ba? Kahit medyo matagalan tayo, pero yung ina-update natin, mapapaisip po sila. Kahit sabihin tayo, ikaw Mr. Destiny, fake news ka na lang, tanggapin mo yung katotohanan, okay lang naman. Normal lang po yung mga ganyang komento sa atin. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi pa naman po tapos, di po ba? Tignan na lang po natin. Kasi yung kasalang Mengay at Congressman Spotted, 3 years ko na po napapakinggan yan, napapanood. Kaya wala na pong bago. Hindi na po bago sa atin yan. Hanggat suot ni Mengay yung singsing na binigay ni Alden, kampanting-kampante pa rin ako, matatag. Depende na lang po sa iba, sa mga paniwalain. Pero okay lang naman po kasi main fanatics naman po yung binagsakan nila eh. At yung iba Alden fanatics. Pero pag dumating naman po na nagsama si Mengay at Tisoy, yung Alden fanatics at main fanatics, magko-combine po yan eh. Hindi po ba? Yan po yung antayin nyo. Siyempre dito lang po sa channel natin. Dahil pag nakakuha po tayo ng magandang update, eh agad-agad naman po ninyong malalaman. Yan po yung kagandahan nyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Well, comment na lang po kayo mga Kaldab.